Magandang hapon pong muli. Ito po si Atty. Jose Sison sa isa na namang pagtatanghal ng programang inyong kapupulutan ng aral, Ang Ipaglaban Mo. Bakit ba naghihiwalay ang mag-asawa? Kadalasan ay dahil sa kagustuhan nila, pero marami ring pagkakataon na ito'y dahil sa udyok ng mga taong nakapaligid sa kanila, tulad ng magulang na pinagkakautangan nila ng kanilang pagkatao, at dahil na rin sa sumbat ng mga magulang ukol sa pagkakautang na ito, nagdadalawang isip at puso ang isang asawa kung sino ang mas dapat pahalagahan, ang kabyak niyang nagmamahal o ang kanyang magulang. Sa ating dula ngayong hapon, matutunghayan natin ang karapatan ng bawat isa sa mag-asawa kung sila'y hiwalay na, kung ano ang suporta at kung hanggang saan ito dapat ibigay at hingin bilang katungkulan at karapatan. Tignan natin kung gaano kadali o gaano kahirap ang paghihiwalay. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang bigay. Sa piling mo, sinta, di ba tayo pa? Sige! Sige, lumayas ka na! Huwag ka na babalik dito! Matagal na layas ko, pero hindi dahil sa may babae ako. Kundi dahil sawang-sawa na ako sa bunganga mong yan. Hayop ka! Ikaw pa ang dapat. Niloko mo na ako, nagmamalinis ka pa! Oh, talagang malinis ang konsyensya ko! Hoy, sinungaling! Kung hindi ka pa namin nahuli ni Ada, nakasama mo ang babae mo, eh, lalo ka na, sinungaling ka talaga! Kung may sinungaling man dito sa pamamahay na to, walang iba kundi kayo! Aba, tingnan mo, Ada. Nilalapastangan ako ng lalaking yan. Nako, mabuti nga palayasin mo yan! Matagal ko ng planong lumayas. Kahit sa impyerno pupunta ko, wala lang kayo. Nakita mo na? Nakita mo na kung anong klaseng lalaki ang napangasawa mo? Bastos! Bastos! O kayo! Anong pinapanood nyo dyan, ha? Hoy! Magsiuwi na kayo, mga chismoso! Babastos nito? Ang babata pa eh! Anong iniiyak mo dyan? Abay, mabuti nga, lumayas na yon. Di ka matuwa. Sa palagay niyo kaya, inay, tama ito nangyayari ito. Ma, huwag mo sabihin nagsisisi ka. Eh kasi ho, parang hindi ko naman siya nabigyan ng pagkakataon ng paliwanag eh. Ay nako, Ida, nahuli mo na't lahat. Ayaw mo pa rin maniwala. Naisip ko, inay, baka naman ho, talagang kaibigan lang iyon, gaya ng sinabi niya. Ay naku, iha, alam mo ba, nakamatayan na ng tatay mo ang panluloko niya sa akin. Nakita niyo naman kung anong hirap ng kalooban ang ibinigay niya. Kaya alam ko. Kasi naman kung bakit kailan kami tumanda at saka pa nangyayari lahat ng ito. Nakakahiya. Abay, hayo kung yan naman ang ikaluluwag ng damdamin mo. Abay, dapat lang magkahiwalay kayo at huwag mong isipin na sasabihin ng ibang tao. Ewan ko ba, Nay, pero parang ko talagang merong hindi tama eh. Tsaka kawawa naman ako siya na siya pa hong lumayas eh, bahay niya naman to. Aida, obligasyon niya na bigyan kayo ng matitirahan. Dahil napakabata mo pa nung pakasalan mo siya, nasaba ka agad sa maagang pag-aasawa na hindi mo napaghandaan. Kaya dapat lang bigyan niya kayo ng ganitong pamumuhay. At alam mo ba, kung ikaw ang aalis dito, kung ano ang mangyayari, iaakit ng babae na dito, bababuyay niya itong pamamahay na ito na itinundar ninyo. At huwag mo kalilimutan ang karapatan mo bilang asawa niya. Yan ang tandaan mo. Hmm.
ginagawa mo riyan? Ay naman, para naman hindi na bagay ni ganyan pa sa bahay niya. Kaya mo yan. Dekorasyon niya nung dating nakatira dito. Kaya kang kaawin ng nanay niya, nililig niyo kasi. Anto ni lalaki ako. Eh tayo naman, naiintindihan ko rin yung lalaki rin ako eh. Pero mo sa edad niyong yan eh, medyo hinay-hinay lang. Alam niyo naman silawas ang nanay eh. Ang hiwalay namin ito, wala nang balikan. At wala na akong planong tumapak sa bahay na yon habang nandun yung lola mo yun. Kung gusto nila ay magsama silang dalawa. Kung nanay mo lang eh, kaya kong pakisamahan eh. Pero ang lola mo, imposible. Buhat nung dumating yan doon, wala na kaming ginawa ng nanay mo kundi mag-away araw-araw dahil sa kanyang pagsusulsul. Tayo pa. Hindi naman siguro gagawin ng lola yun kung walang nakikita. Ang totoo eh, noon, paminsan-minsan lumalabas ako. Pero kasama ko ang aking mga barkada. Pero hindi ko pinabayaan ang aking pamilya. Sabi ng lola mo, nahuli raw ako. Yan totoo eh. Kaibigan ko lang yun. Ngayon, imbes kay tulungan niya kami at magsama muli, anong ginawa niya? Ginawa niya mas malala ang buong storya. Ito yun naman, ba't hindi niyo pa kasi pakisamahan ng lola? Alam niyo, matanda na yun. Yes, malakas ang impluensya kay nanay nun eh. Alam mo yung lola mong yan, masyadong mainit ang dugo sa akin. Pagkarandam ko eh, ginawa niya lahat ng paraan para maghiwalay kami ng nanay mo ng tuluyan. Kung kailan pa akong aalis pa itong Amerika eh, saka pa kayo nagkakaganyan. Ano mo mapapalagay isip ko doon? Walang mong ganyan sitwasyon niya dito. Yan ang sabihin mo sa nanay mo. Hindi ako babalik sa bahay na yon habang nandun yung lolo mong yan. Sige, paghahanda mo lang ito ng pagkain. Ano sinabi sa yung tatay mo? Na ako may kasalanan kaya kami nang kahiwalay. Malamang. Na hindi naman ganun ang tatay. Eh, kaya kayo hindi nagkakaintindihan, hindi muna kayo makinig doon sa sinasabi ng isa. Alam mo naman na nakikinig ako sa kanya eh. At sa tuwing makikinig ako, binibilog lang niya ulo ko kaya ayoko na. Pero Nay, yung babaeng sinasabi niyo ni tatay, ikaibigan lang niya talaga yun. Eh, sasabihin niyo naman nung sa akin ang totoo. Ay nako, Anthony. Mabuti na yung ganito, ano? Tahimik ang nanay mo. Hindi nakukonsume. Hindi siya nag-aalala kung saan man lupalop nandun ang tatay mo. Lola, sana huwag nang muna natin pakialaman ang desisyon ng mag-asawa. At bakit hindi ako makikialam? Eh, buhay ng anak ko ito! Hindi nga ako eh, kaso lalo kong gumugulo eh. Tignan mo kung magsasagot yung anak mo, no? Manang-mana talaga sa tatay niya. Tignan mo, Nay. Gusto nga ako muna. Kunin ko pa huwag yung ticket ko eh. Ano talaga, oo? Hindi ba lang nagbago sa akin yan, ha? Hindi ka. Isang pake niya kaya, ba't ba mainit ang unang taong yun? Anong kuya at napadalaw ka? Dalaw? Hindi to dalaw. May. Okay. Pasensya ka na, Aida. Hindi ko pala nasabi sa'yo, no? Dito muna titira ang kuya Claro mo. Ah, mabuti na rin yun. Para may kasama tayong lalaki dito sa bahay. Eh, yan namang anak mo si Anthony eh, naglalagi sa Maynila. Eh, kaya mabuti na hindi kasama tayo. Sandali lang, Nay. Eh, hindi pa ho alam ni Hernan to eh. Naku naman eh, ba't naman kailangan mo pang ipaalam? Eh, wala naman siya dito. Wow! Harap
pa rito, Kuya. Kasi natanggal ako sa trabaho sa custom. Dahil sa pagsusumbong ng asawa mo. Dapat nga niya, bayaran to eh. Pasalamat siya. Ito lang ang ginawa ko sa kanya. Titira ako sa bahay niya. Masyado kasing sip-sip yan sa boss namin eh. Akala mo ba? Akala mo ba kung sinong matino? Ay sinabi akong gumagawa ng kamalasaduhan doon sa opisina. Sus, Mariosa. Nakita mo na, Aida. Talagang maramot siyang asawa mo. Hmm. Gusto niya siya lang ang umasenso. Ayaw niya na merong makakalamang sa kanya. Ito ang sabi niyo, Nay. Sige ho. Yaman din lamang. Naabot hanggang langit ang galit ninyo kay Hernan. Eh siguro naman, dapat mag-isip-isip tayo kung paano tayo mabubuhay nang hindi sa kanya aasa tayong lahat. Aida, may sulat ka. Oh, galing sa Amerika, oh. Kanina galing, ha? Ha? Kay Anthony. Ha? Ano sinasabi, ha? Eh, ayun, ayos naman daw siya doon. Balak na pala niyang pakasalan yung nobya niya. Ay, naku, siguro mayaman na. Marami ng dollar yan, kaya ganyan, ha? Sana daw. Oh. Mas masaya sana kung nakakasunod pa rin ang tatay niya. Aga, naisulat ka. Kanino galing? Kay Anthony ho. Ay! May padala ba? Oo, meron. Ay, oh, salamat naman. Ah, Aida, pwede bang bigyan mo naman ako ng pambinggo? Nakalo ko kahapon eh. Baka sakaling makabawi ako ngayon. Aida, pwede bang pautang? Kasi meron ako nakurso na lang maganda sapatos. Diyan ba sa palengke? Eh, alam mo naman yung sapatos ko, sira-sira. Wala akong magamit ng panlakad. Ako, Nay, ang ganda ng sapatos. Ano nga? Sandali lang, Kuya, eh. Padala sa akin ang anak ko ito para sa akin. Panggastos ko daw dito sa bahay. Uy, sus. Ay, hindi mo problema yung panggastos, eh. Yung uutangin kung pero pambili ng sapatos, isama mo sa gastos dito sa bahay. O, di inang susulat mo sa anak mo, kaya lumaki ang gagastos mo sa bahay. Kuya, hindi naman sa nagmamaramot ako. Kaya lang, 10 taon na kaming nagkahiwalay ni Hernan. Hanggang ngayon, wala ka pang ginagawa. Wala ka ba namang plano na ayusin yung buhay mo? Bira naman, oh. Sakit mong magsalita, ah. Ano sabihin yan? Lagi na lang umaasa sa'yo na wala akong ginagawa dito na 10 taon na pagtira ko dito. Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Yun na yun eh. Ibig sabihin nun eh. Ang ibig ko lang sabihin. Parang bang nakakabigat ako sa'yo? Hindi nga eh. Kaya lang, araw-araw na lang, wala tayong ibang inaasahan kundi itong padala ni Anthony. Eh, mag-aasawa na yung anak ko. Eh, paano kung itigil na niya pagpapadala? Eh, pare-pareho tayong mamamatay ng dilat sa gutom dito. Siya, huwag ka nang magsalita. Kung ayaw mo, di huwag. Hindi naman sa akin eh kung pwede lang naman magpautang. Eh, ayaw mo eh. Magtisa ko. Hindi sa ko sa tsinela, sa panlakad. May problema yun? Eh, ano? Ay? Ang akin naman eh, pambingo lang. Maria lang naman yun. Ako nga eh, huwag na kayo.
sulat galing sa Amerika. Galing na naman sa anak mo. Siguro gusto niya makipagbalikan ka na naman kay Aida, no? Sana sinabi mo hindi na pwede kasi andito na ako. Hindi ganun kadali yun. Mahal kita, Hernan. Ilang buwan na rin naman tayo nagsasama. Sana naman sapat na lahat ng naibigay ko sa'yo. Alam mo, mahirap itong pala yung ilang buwan natin pagkikita. Sa 25 taon namin pagsasama ni Aida. Goods, kinuha ko kay Rowena. Nag-home ko kasi siya eh. Ibibenta ko para kahit papano eh, kumita naman ako. Eh, bakit naman kailangan gawin mo pa yan? Inay, kapag hindi ko ginawa ito eh, papano tayong kakain? Pare-pareho naman tayo dito, walang pinagkakitaan. Eh, yung pinadadala sa'yo ni Anthony. 11 taon na ho. Nakinakarga tayo ni Anthony. Eh ngayon naman ho, may asawa na siya. Siguro dapat naman mahiya tayo, no? O, ba't hindi ka humingi sa asawa mo? Hiwalay na ho kami ni Hernan, inay, gaya ng ginusto ninyo. Kaya ho ngayon, hiwalay na rin ang buhay namin. Alam nga naman lahat ng kailangan natin dito sa bahay, eh. Iasa ko pa sa kanya. Karapatan mo yon bilang asawa, no? Ang lakas-lakas kumita ng asawa mo sa customs! Karapatan din ho niya na gastusin yun kahit gano'ng man kalaki yun dahil kanya ho yun eh. Ay naku, Aida, tignan mo ha. Ang laki-laki lang kinikita ng asawa mo. Hindi ka makikinabang, saan mapupunta yun? Sa babae niya. Kaya kung ako ikaw, kukunin ko ang para sa akin. Ganun ang gawin mo, kunin mo ang para sa'yo. Nay, sige ho. Alis na ho ako. Ah, anak. Pwede ba akong makahingi sa'yo ng pambingo ko mamaya? Salamat, ha? Sige mo. Kaya pala, ano po ito? Ayo, pasok ko kayo. Sige, sige na ba yaw? Sige na. Huwag na. Pinadadala lang ito ni Aida para sa'yo. Ano ito? Pasahin mo na lang. Hindi po pwede ito. Eh, gusto ko niya makihati sa sweldo ko. Ang hirap naman ho eh. Ako ang nagtatrabaho. Katapos eh, makikihati siya. Eh, hindi naman siguro tama yun. Bakit hindi? Kung maghihiwalay kayo ng legal, total, yan din man ang iuutos ng korte sa inyo bilang suporta. Bakit ang dami ho yung alam tungkol sa mga bagay na ganito? Ako sigurado ho kung hindi si Aida may kagagawa nito kung hindi kayo. Taga, Bayo, sandali lang. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mong mga pagbibintangan. Alam mo, hindi naman kami mga mukhang pera para magkabon dyan eh. Yung pera niya para kay Aida, hindi sa amin. Eh, wala ho kung may bibigay sa inyo. Ay, kailan naman? Maramot ka eh. Sabihin na niyo yung gusto niyo sabihin. Pero kung bibigyan ko ang asawa ko, bibigyan ko siya ng kusang gusto kong bigay. Hindi yung sapilitan. Alam kong kayo lang gagamit niyan. Ah, ganun, ha? Pwes, sa korte na lang tayo magkita. Sa hinaba ng panahon ng kanilang paghihiwalay at kung kailan pa nasa edad ang kanilang anak, saka pa nagsampa si Aida ng kaso upang humingi ng suporta sa asawa dahil na rin sa pag-uudyok ng inang si Lucia. Pero bago pa man lumala ang kaso, minarapat na lang ni Hernan na pumasok sa kasunduan kay Aida
imbes na mag-away pa tungkol sa pera. Pumayag siyang magbigay ng parte ng kanyang sweldo kay Aida bilang suporta. Pumayag din siyang bigyan si Aida ng bahagi ng kanyang retirement pay kung siya ay magre-retire na. Claro! Claro! Naku, bumangon ka nga dyan. Tino mo nga ang itsura mo, nakakaya. Dumating ang pamangkin mo, bumangon ka dyan. Si Anthony, si Anthony nandito, dumating, Anthony. Bumangon ka. Aida! Aida, yung anak mo nandito na, dumating. Hindi ko mag-aamon sa akin. Anthony! Anthony! Mabuti na dito ka na. Sige, okay. Sinabi ka dito! Yan! Napandami mo pa sa lubong, apo! Ano ba ang akin? Para sa inyo yung bukas. Ito! Ito ang akin! Akin na, Tertu! Hindi! Akin nga! Mabaho yan eh! Hindi! Hindi! Yan! Pumili niyan. Bagay na bagay sa inyo yan. Aba? Sure. Ganda. Di ba sinama ang asawa mo? Paano naman tayo, hindi maiiwan yung trabaho eh. Eh, pero nangako ho siya na sa susunod na pag-uwi ko, kasama na ho siya. Ito tayo. Ano to? Eh, buksan niyo. Uy! Bas, sapatos. Isa nga pala tayo. Okay. Birthday ho ng nanay bukas ah. Lalo ba kayong plano nung pumataan siya? Sinakto ko nga ho yung uwi ko eh. Bakit? Naalala ba niya ako nung birthday ko? Pinaiiran niyo na naman yung pride niyo, Tay eh. Eh, alam niyo naman na may gusto pa kayo sa isa't isa. Wala lang gustong makipag-usap. Huwag na natin pag-usapan yung mga mahal-mahal na yan. May edad na kami. Hindi na natin dapat pag-usapan yung mga bagay na yan. Bakit, Tay? Ayaw niyo na ba siyang makita? Bakit pa? Eh, may sarili na naman kami mga buhay ngayon, ah. Oo, siguro noon, maaaring hinahanap ko siya. Pero ngayon, sanay na akong wala siya. Eh siya, siguro ngayon eh, kung sino na namang babaeng kasama niya. Bakit yung pangit ang lagi nilang iniisip? Iniisip nila lagi, babaero ko. Bakit hindi nila lagi sa utak nila na hindi ko sila pinabayaan sa lahat ng kanilang pangangailangan? Katulad mo, galing ka sa akin, di ba? Hindi ba mahalaga sa iyo? Siguro. Kahit na maliliit na bagay lang, na nagbibigay ng sakit ng damdamin kung paulit-ulit namang ginagawa sa'yo, nakakamanhid na rin. Ngayon nga, hindi ko na alam kung alin ang masakit, alin ang hindi, kung ano ang importante o hindi. Birthday ng nanay ngayon. Gusto ko sana mag-usap kayo. Ako nang bahala ayusin ko ang lahat. Kamusta ka na? Eto. Sinusubukan na ayusin ang buhay ko kahit na wala ka na. May bago ako siya. Hindi ko alam ang... Hindi ko alam ang sasabihin. Kasi... Matagal ang panahon ng... na nangyari sa atin tungkol ito. Hindi naman talaga dapat eh. Kasi, alam mo, Hernan, ayoko na kasing mahulog pa muli ang loob ko sa'yo kasi ayoko na mahirapan muli eh. Yung nangyari naman sa atin noon eh, hindi naman natin pagustuhan. Di ba, tama, gawin naman natin ang gusto natin ngayon. Birthday.
Nay, ba't ho kayo dyan natulog? Ba't hindi kayo dun sa kwarto? Saan ka ba nang galing? Hindi ka man lang nag-iwan ng pamalengke. Naku, pasensya na ho kayo. Nawala ho sa ulo ko eh. Habang nagsasaya ka kung saan, nandito kami ng kuya mo, dilat sa gutom. May dala ho ako. Hindi na bale. Hindi kami kumakain ng tira-tira. At isa pa, lipas na ang gutom namin. Balita sa inyo. Ha? Ano yun? Yung kaibigan ko na nasa States, nakatanggap ako ng telegram sa kanya. Uh-huh. Ngayon, ang gusto niya mangyari, magnegosyo kami. Nihayaya niya ako sa negosyo. Anak, malas ka sa negosyo, alam mo. Hindi, ba? Wala akong talo to. Simple lang magagawin namin. Hindi ba? Nagtrabaho din sa costume. Ako nagtrabaho, marami kong kakilala dyan. Ang gagawin namin, yung mga bidding, sasali kami. At kung meron kaming kilala sa loob, hindi madali na lakarin yun. Sa mababang halaga namin, bibili yung mga epektos. At pagkatapos, ibebenta namin ang mahal. Hindi kita. Walang talo. Teka, anak. Baka illegal yan, ha? Ay naman, hindi. Matino na ako. Nag-iisip na ako eh. Kasi, nay, para sa atin ito. Kasi baka wala akong mangyari sa atin eh. Pagpaligyan natin, mag-retiro si Hernan. Hindi mawawala na sustento si Aida. Saan tayo kukuha? Kaya kung maniwala naman ang anak na pwede natin mahinga ng tulong. Kaya naisip ko, dapat sa panahon na ito, meron tayong sarili. Maganda nga yung balak mo, anak. Pero, saan tayo kukuha ng puhunan? Madali yun. Kasi galing ako din sa costume. At ang sabi sa akin ay malapit na mag-retiro si Hernan. Malaki makukuha niyang pera doon sa retirement pay. Pero matagal siya nagtrabaho doon eh. Ano naman ang kinalaman natin dun sa retiro ng bayaw mo? Si Inay naman, nagiging malilimutin na kayo eh. Hindi ba yung tatandaan? Sabi ng husgado, oras na mag-retire to si Hernan at makakuha ng retirement pay, yung kalahati noon ay ibibigay kay Aida. Ngayon, yung pera makukuha ni Aida, yun ang gagamitin natin po na. Kay Aida, magagaling. Maliwanag na sa inyo. Pati ba naman retirement pay ng asawa? Pinaplano pa ninyo kung saan niyo dadalhin? Aida, itong gagawin ko para sa'yo din yan. Paano kung mawala ka ng sustento? Ano gagawin mo? Saan ka pupunta? Samantalang yung pera makukuha mo, ilalagay natin sa negosyo. Pare-pare na kikita. Hindi na natin kailangan yung asawa mo. Huwag niyo akong pangunahan. Bahala ako kung anong gusto ko. Aida, anak, tama ang kuya mo. Kailangan nating magplano. Kung magpaplano kayo, magplano kayo ng sa sarili ninyo, hindi yung laging nakadugtong sa buhay ko! Aba, lapastangan ka na sumagot sa akin ngayon, ha? Inaayos lang namin ang buhay mo! Bakit hindi sariling buhay ninyo ang ayusin ninyo? Para hindi kayo magmistulang mga linta! Ano? Linta? Tinawag mo akong linta? Di ka na nahiya? Ang utang na loob. Ngayon din, aalis ang linta ito. Konsyensya ako sa pag-alis ni Nainay at Kuya Claro. Para na rin pinalayas ko sila eh. Isipin mo na lang na gusto mong muling mabawi ang buhay na gusto nila kutuloy. Pero saan naman sila pupunta ngayon kung hindi sa akin din? Matatanda na rin sila eh. Mamili ka. Sila o ang kaligayahan?
Pero parang hindi tama eh. Para bang malabas na wala akong utang na loob. Di isipin mo tayo. Kung nasira man kayo, eh, nabuo naman tayo. Eh, hindi ba pwedeng mabuo ng sama-sama tayong lahat? Paano natin gagawin? Eh, hindi naman pwedeng, hindi naman ako papayag na kasama sila. At sila naman, hindi naman papayag na kasama ako. Kaya, Aida, ikaw ang kailangan mo masin. Hernan, huwag mo akong mamadaliin. Matagal-tagal na rin naman panahon na nagkahiwalay tayo. Hindi ko alam kung paano akong gagalaw. Ako rin eh. Sige, good night. Okay, good night. Ginagawa mo dito. Di ba? Ayaw mo na kaming makita. Hindi ganun, Inay. Gusto ko lang naman, ho, magkaroon ng sariling buhay ko. At hindi ko magagawa yun dahil hindi yun ang gusto niyong mangyari. Inay, may pamilya na ako. Nakakalimutan ninyo, hindi na ako isang bata na bawat gawin ko eh, kailangan pang pagsabihan ninyo. Ang sabihin mo, si Hernan pa rin ang pinili mo. Hindi kami. Asawa ko siya eh. Ako naman ang iyong ina. Aida, ang asawa na papalitan. Pero minsan nga, iisa lang. Hindi naman dapat magkaganito eh. Hindi ba pwede na eh? Magsama-sama na lang tayo uli. Mas alam mo ugali ng asawa mo. Hindi siya papayag. Hindi ba gusto niya? Itsapwera mo ako sa buhay mo. Anak, magagawa mo ba yun? Hindi, Nay. Hindi. Aida, iilan na lang ang panahon na natin talaga sa buhay ko dito sa Nay mundo. Nay naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Baya, baya, baya. Liga, liga. Liga, mabubuka.
kapatid na punta dito. Sige, sige. Oh, nabalitaan ko na nangyari raw kay inay. Kumusta na ba siya? Mabuti lang nanay. Pero ayun pa rin, nasa ospital. Nandiyan nga si Aide. Kasama niya. Ay di, babalik na lang ako. Ay hindi, bayo. Mapukat na. Mapukat, matagal na tayo. Hindi nakapag-uusap eh. Ang totoo niya, talagang hinihintay ko ng ganitong pagkakataon na medyo magkaliwanagan tayo dahil sa, alam mo, yung anumang hindi magandang nangyari sa atin, eh gusto ko sana linisin. Alam mo na? Eh, alam ko, hindi mo ako mapatawad sa mga ginawa kong pagsusuplong sa iyo nung sa kosto. Yung tungkol doon sa kosto na yan. Alam mo, matagal ko na kinalamutan yun eh. Huwag na natin pag-usapan yun. At minsan nga, yung tali sa pag-aalitan natin kahit dalawa ni Aida, nadadamay. Kaya nga ako sa'yo eh. Tsaka tuloy, gusto ko sanang hingi ng dispensa sa sinay. Kasi naman yung nanay eh. Kasi kadalasan siya nagsusulsul. Kaya lumalaki yung gulo ninyo eh. Nga, hindi ko malama kung paano makakatulong yung dispensa niya ngayon. Maraming siguro hindi na mababago pa nga ninyo ang damdamin ninyo sa isa ni nanay. Pero yung tungkol sa ating dalawa, bilang magbayaw, huwag naman natin kalimutan, huwag naman natin itapon. Mas maganda siguro yung nagkakasundo tayo kahit paparo. Dahil naawa ko kay Aida eh, masyadong mabigat ang kanyang pasan eh. Kung makikita niya medyo maganda at yung relasyon, siguro eh, gagaan. Eh, yun nga hindi ko maintindihan eh, kung bakit kailangan pang meron pang masaktan o masira. Parang maunawa natin lahat na kailangan natin ito. Palagay ko yan eh, may kinalaman niya sa ano eh, sa pagtanda ng tao. Medyo may edad na tayo, kaya di na natin kailangan umarte na tayo parang bata. Kaya mo na kuya, ikaw lang matanda, eh ako bata pa. Matanda? Say that. Sa lakas, pwede pa yan. Opo, pareho tayo. Pareho lang naman tayong kukunti na buhok sa tuktok eh. Oo, baka naman naglalakas-lakasan ka. Baka hindi ka na nakakapunta ng beer house eh. Oh, hindi, kaya pa. Kaya pa magbabad doon. Oh? Oo. Oh, hindi, minsan magpunta tayo. O sige, ano ka? Magpunta tayo. Magkakwento tayo doon. Okay. Aida, pasok ka. Ano to? Ano tong nababalitaan ko na pagbalikan ka na kay Aida? Sige nga, sabihin mo nga! Kagustuhan ni Anthony yun. Kung ayaw mo, hindi ka naman nila pwedeng pilitin eh. Siguro gusto mo rin. Aida, may edad na ako. Gusto ko nang ilagay lahat sa tama. Sana ay maunawaan mo. Inaasa mo ko, Hernan. Minahal kita. Sa buong buhay ko, walang ibang lalaki. Ikaw lang. Tapos ngayon, eto ako, talunan. Maganda ka. At matalino. Hindi ako karapat-rapat sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko eh! Minsan, hindi lahat ang sinasabi ng puso ay tama. Hernan, mahal kita. Huwag naman pagkait yung pagmamahal mo sa akin, oh. Sabi ko eh, Aida, ang lalaki, kapag nakasanayan ng gawin ng isang bagay, kahit anong pigil mo, gagawin at gagawin pa rin. Ray?
Oh. Ay, dala. Inutusan ka na naman ng tatay mo, ano? Na magpaliwanag para sa kanya. Huwag na. Hindi ko na kailangan paliwanag niya. Tama ng pananakit niya sa akin. Lola, ba't ano ba nangyari eh? Ba't nagkakaganyan ng nanay? Eh, yung sinabi ng nanay mo, eh, ikaw na magsabi sa tatay mo. Ha? Yung sinabi niya, sabi mo sa tatay. Yun naman pala may diferensya eh. Eh, talaga masasaktan ng nanay nun. Eh, biruin nyo, nakita kayong may kasiping iba. Bakit? Kung lahat ang nakikita ng matala lang, ang pinaniniwalaan niya, eh, ba't siya naniniwala sa Diyos? Nakita na ba niya yun? Tay, ba't ba hanggang ngayon ginagawa niyo pa yan? Nananadya na yata kayo eh. Alam mo, nung dumating ang nanay mo, at nakita niya kami ni Lloyd ng gabi yun, tayiwalay na kami eh. Ihiwalayan ko na siya eh, para mawala na itong gulong ito eh. Kaso, wrong timing lang yung nanay mong yun eh. Eh, nung balak niyong gawin ngayon? Well, ilipat na ako ng bahay. Lalayo na ako ng gusto para maiwasan ko na yung gulong yan. Kasi pa eh, nagre-retire na rin ako. Anak, huwag ka nang malungkot. Ayaw mo ba nun? Hanggang sa huli, tayo-tayo pa rin ang magkakasama. Hindi pa huli lahat. Gagawa tayo ng paraan. Oh, Anthony. Nay. Bless you. Wala na ho akong sasabihin tungkol sa inyo ng tatay. Mabalik na ho ako ng Amerika. Pagod na ako eh. Pagod na akong kakaintindi sa inyo. Nakakapagod rin yung nakikita ko yung panay na lang pananakit sa isa't isa. Kung ayaw nyo talaga magsama ng tatay, eh desisyon nyo yan. Matatanda na ho kayo. Siguro naman alam nyo ng tama at ang mali. Anthony, doon mo yan sabihin sa tatay mo. Dahil siyang mahilig magkalat. Kalat ho na kayo nag-umpisang mag-imbak sa utak ho ng nanay ko. Ngayon, basura na. Pare-pareho na kayo namamaho. Abangan kita eh. At saka na tayo magkita, may pupunta hindi, pa. Hindi, sandali lang. Alam mo, Bayaw, pasyensya ka na, no? Sorry, dahil sa, alam mo na, yung mga nangyayari sa inyo, hindi ko na kontrolado yun eh. Kasi ako, napaguto siya lang. Well, ano yun? Eto, sulat ni Aida para sa iyo. Pati ba naman retirement pay ko eh, gusto niya makuha? Hindi ako papayag nito. Pwede kayo dalawa mag-usap. Kayo mag-asawa. Ang kakapal lang naman mo, paano? Sa kanya mo sabihin, huwag sa akin. Oh, sige, magkita lang tayo sa korte. Punta pa ako. Ikaw bahala. Dumulog muli si Aida sa hukumang nagbigay ng desisyon tungkol sa kanyang suporta. Hiniling niya sa hukuman na ipatupad kay Hernan ang kanilang kasunduang pinagbatayan ng desisyon kung saan pumayag siyang partihan si Aida ng kanyang retirement pay. At pinag-utos naman ang mababang hukuman na idiposito ni Hernan ang kalahati ng kanyang retirement pay para ibigay kay Aida. Tumutol si Hernan. Sinabi niyang hindi na ito suporta kundi isa ng deklarasyon ng paghahati ng kanilang ari-arian na hindi naman sakop ng kaso. At sinang-ayunan si Hernan ng Korte Suprema. Ang paghahati ng retirement benefits
nang wala namang katibayan o aligasyon tungkol sa pangangailangan ni Aida bilang suporta ay nangangahulugang pinaghihiwalay na at hinahati ang ari-ariang pangmag-asawa. Ito'y hindi na sakop ng kanyang isinampang kaso. Hindi naman siya nagdedemanda upang hatiin na ang kanilang ari-ariang pangmag-asawa. Ang kaso niya'y paghingi lang ng suporta. Kaya't walang kapangyarihan ang korting utusan si Hernan na ibigay ang kalahati ng kanyang retirement benefits. Bukod dito, si Hernan bilang padre de familia, kahit sila'y magkahiwalay na, ay may karapatang hawakan ang kabuuan ng retirement benefits at pangasiwaan ito. Ang karapatan lang ni Aida ay humingi kay Hernan ng suporta na maaaring kunin ni Hernan sa kung anumang kikitain ng retirement benefits na kanyang pinangangasiwaan. Sa puntong ito, natalo si Aida. Aida, anak. Kailangan umupil tayo uli. Ayoko na. Ayoko na! Sawang-sawa na ako sa pagkikipag-away ko sa asawa ko. Pero, karapatan mo ito. Ayoko na! Tigilan na ninyo ako! Pwede ba? Wala na akong pera. Wala na kayong mahihita sa akin. Hindi ko na kayo kayang buhayin, kaya magkanya-kanya na tayo! Ano? Pinapalayo mo ba kami? Oo! Umalis na kayo sa buhay ko! Pabayaan nyo na ako! Iwanan nyo na ako! Umalis na kayo! Hoy, Aida! Wala kang kundang dalawa ba? Abay, kundi ka sa akin, hindi ka makatapos mag-aaral! Hoy, tignan mo yung anak ninyo yan, walang kundang dalawa ba? Mama, baka pinapalayas tayo? Ako nang bahala sa kapatid. Susumaliyo siya, bakit? Nakakabigat ba tayo? Ako nang bahala. Kahit na nga tumutulong sa kanya, tinutulungan natin tapos papalayasin tayo. Konting panahon na tinigil ko dito, ganyan ang ugali niyan. Inay, bigyan niyo naman ako ng katahimikan. Kinuha niyo na lahat. Sinira na ninyo lahat sa amin. Sana naman pabayaan niyo na ako manahimik. Anak, mahal kita. Sa buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi ang mahalin kayo. Pero hindi yan ang kailangan ko ngayon, Inay. Kung hindi ang aking kalayaan, sana naman maintindihan ninyo ako. Bakit ho? Andiyan ho ba si Hernan? Ay, wala na ho si Mang Hernan dito. Hindi na sila dito nakatira. Eh, alam niyo ba kung saan? Hindi ho, nag-iwan ng address eh. Hindi na ho bala. Salamat. Sige, try. Tandaan po natin na sa pag-aasawa, ang ating pakikisamahan habang buhay ay ang ating kabiyak at hindi ang ating mga magulang. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan, noong nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ito bilang isang lalaki at babae. At dahil dito, lilisanin ng lalaki ang kanyang ina at ama at sasamahan niya ang babaeng kanyang magiging asawa at silang dalawa ay magiging isa. Isang puso, isang damdamin, isang katawan, isang buhay. Yan po ang tanging samahang mag-asawa na may katwiran at pwedeng ipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo,
Sinta, di itang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, Sinta, buhay ko ay nang bago.